Mga ka-Berks, welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga ka-Berks, tuturuan namin kayo kung paano namin ginagawa yung aming YouTube thumbnails. So bali etong dalawang naka-circle na apps na to mga ka-Berks yung ginagamit namin sa pag-edit ng thumbnails namin. So bali yung Ponto app po muna yung unang gagamitin natin mga ka-Berks para sa pag-edit ng ating thumbnails. So pag-click nyo nito, ito po yung makikita nyo. May camera, photo albums, plain images, projects, restore previous state, and may cancel din. Pero yung pipindutin po natin is yung plain images. So ito po yung makikita natin mga ka-Berks. So pindutin natin yung plain white. Then after nyan, palitan na natin yung color na gusto natin para sa ating background. Yan, so bali ang pipiliin ko is sky blue, light blue, then blue. Then i-apply lang natin mga ka-Berks. Then after nyan, yung size naman po yung papalitan natin. So dahil sa YouTube to, yung YouTube size yung gagamitin natin. Type natin 1280 by 720. Yan mga ka-Berks. Then after done lang natin. Then ito po yung lalabas. Then click natin tong nasa right side. Then meron ka makikitang use, save, use and save, then cancel. Pero dun po tayo sa use and save. Then after nyan mga ka-Berks, ito na po yung kalalabasan. Then exit muna tayo dito mga ka-Berks. So open naman natin tong PicArt na app para sa pag-edit ng ating pictures na gagamitin natin sa ating thumbnails. So pipili na tayo ng ating picture mga ka-Berks na i-edit natin para sa ating thumbnails. So bali pipili na ako ng picture, ito yung gagamitin ko. Then yan mga ka-Berks. So i-shade natin yung part na gusto lang natin matira. So bali shade lang natin yung gilid. Unahin natin yung gilid mga ka-Berks. Then sa loob naman. So palakihin ko lang tong bilog para mas mabilis. So yan, shade lang natin. Yan mga ka-Berks. Then after nyan mga ka-Berks, kung may mapapansin kayong arrow na straight sa taas, i-click lang natin yon mga ka-Berks. Then ito naman po yung magiging tsura. Then kung may mapapansin kayong lagpas mga ka-Berks, pwede naman tayo mag-erase. So burahin lang natin. Yan. Then i-save na natin mga ka-Berks. Yan. So bali, ito naman yung magiging itsura. Palakihin natin. Lagyan natin ng border. Yan, adjust natin yung medyo manipis lang. Then, i-apply na natin. Then, next. Yan, then save. Download natin yan. Done. Tapos, mag-exit muna tayo dito mga ka-Berks. Then, i-open natin yung Fonto na app na ginawa natin kanina. Then, add tayo ng text. Yan, sulat natin how to create YouTube thumbnails. Then, i-center lang natin. Then, done. Ipwesto na natin siya mga ka-Berks kung saan natin siya ilalagay. Then, palitan natin ng font style kung gusto natin mga ka-Berks. Ito po yung mga fonts. Then, pipiliin ko po yung Rockwell Bold. Then, sa style naman, para po sa color niya, pinalitan ko po ng black. Then, yung stroke niya is white. Yan mga ka-Berks. Adjust lang natin, 10. Then, done natin. Then, sa size naman mga ka-Berks, kung gusto natin palakihin or paliitin. Sa tilt naman, pwede natin siyang patabingiin. Yan mga ka-Berks. Yan. Then sa move, ito po, pwede nating i-right, pwede nating punta sa left, pwede natin sa down, then up. Yan, gusto natin ganun. At kung mapapansin nyo mga ka-Berks, meron pong tatlong line sa bandang ibaba. Then click natin, add image. So pili po tayo ng image. So ito po yung ginawa natin kanina, insert lang natin. Then adjust natin yung size. Parang ganun pa rin po yung makikita nyo sa option. I-place na natin siya mga ka-Berks kung saan natin siya gustong ilagay. So kung mapapansin nyo, merong alpha. Pag in-adjust natin, ito po yung mapapansin natin. Then mag-add na ulit tayo ng image mga ka-Berks. So bali itong logo ng Ponto yung gagamitin ko dahil ginamit ko to sa pag-edit ng ating thumbnails. And same way lang po para sa mga i-add pa nating images. Thank you.
And pwede rin tayo mag-add item, then maglagay tayo ng pa-box para pwede natin design. Yan. Pero hindi ko siya gagamitin mga ka-Berks. Then finally mga ka-Berks, isi-save na natin siya. So save image, then okay lang natin. So bali, ito na yung final na thumbnails natin mga ka-Berks. So ang gagawin naman natin ngayon mga ka-Berks is ilalagay na natin yung ginawa nating thumbnail sa ating YouTube. So open lang natin tong YouTube Studio, then kung may mapapansin kayong tatlong line sa taas, pindutin natin yon, then sa videos tayo. So ito po yung lalabas. So edit thumbnail lang natin, select natin yung picture na ilalagay natin para sa ating thumbnail. Then select, then isi-save na po natin. Then dito rin po tayo maglalagay ng title and description. Then after nyan mga ka-Berks, isi-save na natin. And that's all for today's video mga ka-Berks. Maraming salamat po, sana may natutunan ulit kayo. Mga ka-Berks, kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to subscribe! And don't forget to click the notification bell below para ma-update pa po kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po!